Ipeto tu sita nga ay mainom. Ta sita at pong mamawid. Na sita ka po niyan. Umari ka at bumalam ka. Ta sita na kusme. Et umari ka at ay tokan ta to. Si President Aquila ay nang disqualify. Si Ma'am Sulong Katribu ay partylist ako. Ay katotobo na umilis si Nangay Pilipinas. Itatama nun ng panawin ti eleksyon at dama nun ti basol daytoy nga gobyerno kadagiti na insibudan nga umili kay ti umunapay lang nga adang tapno sumbrot pa yung kuma iti eleksyon tapno mangibagi iti tres dagiti na insibudan nga umili nilapaganda nga dagos si panagsirat tayo babaan iti ti disqualification when may panag deny the accreditation ti Sulong Katribu partylist. Ti Sulong Katribu partylist may sadal tuy nga pudno nga magibagbagi kan sincero mangitakdakder iti kalbangan kan interes na iti na isigudan nga umili iti intero nga Pilipinas. Unay nyo isubmitar tayo ti amin nga requirements para iti accreditation. Nalawag nga ipakita tayo nga ato ti miyembros tayo iti amin nga rehiyon nga adadag iti na isigudan nga umili. Uray no adag dagiti lideres tayo nga nalaing nga sao kan nalaing nga mabalin nga mapan iti kongreso tapno ag serbi nga boses tayo nga dagitoy nga ahensya wino legislative body iti gobyerno. Handal at ta, ngay ni Kan Picondaway, tayo nga umili, kanda yung sigulan ti, ang umili ti Pilipinas, nga agtugaw iti Kongreso. Ito'y panangidadanas, kada tayo nga umili, may sada ito'y basol, kada giti na yung sigulan nga umili, may sada ito'y panaglabsing, ti karbangan tayo, iti pudno a representasyon, iti politika, may sada ito'y apalaglakwed, iti panangibagi, kan panangidaulo tayo, iti bagbagi tayo. May sada ito'y nga adakal nga insulto, iti demokrasya, kan justisya, ito'y Pilipinas. Indigenous peoples have been historically marginalized, underrepresented, and neglected on extrajudicial killings, plunder, land grabbing, human rights violations, and massive militarization of indigenous communities, we are confronting today, and it's more than urgent that indigenous peoples should have a genuine representative in the halls of Congress. And I have the full right, I have the democratic right, and entitled to represent to be represented in the House of Congress. Hindi ba ang layunin o intensyon ng eleksyon at sistemang partylist ay para bigyang tuwang at oportunidad ang mga katulad natin marginalized underrepresented sector at mamamayan tulad ng mga katutubang mamamayan? Hindi ba iyan ang layunin ng partylist? Demokratiko ba ang eleksyon? Kung ang pito o anim na komisyon ng Comelec ang magdidesisyon kung tatakbo hindi ang isang partido? Demokrasya ba yan? Ang bilang ng mga katutubong mamamayan sa Pilipinas ay milyon-milyon. Ang kasapian ng Sulong Katribu partylist ay libo-libo sa buong bansa. Pero bakit ang Comelec na binubuo ng pito, lalo yung anim na commissioners o lima na commissioners, ang nagdesisyon na disqualify ang Sulong Katribu? Bakit hindi hinayaan ng Comelec at Korte Suprema na lumahok ang lahat ng mga partylist na mag-apply
at hayaan ang sambayanan Pilipino na magdesisyon. Hindi ba yan ang tunay na demokrasya? Hindi ba yan ang tunay at dapat na proseso sa isang halalan? The disqualification of Sulong Katribu by those five or nearly six people in Comelec and 13 justices of the Supreme Court does not represent the will of the people, much less indigenous peoples. Commission on elections! Contra Katutubo! Commission on elections! Contra Katutubo! PS Aquino! Contra Katutubo! Commission on elections! Contra Katutubo!